update ngayon sa kaso ni Catherine Camilon. Rose Camilon na ina ni Catherine, may mensahe kay Jeffrey Magpantay at Police Major Alan De Castro. Ito'y kaugnay sa ikatlong pagdinig sa kaso ng nawawalang beauty contestant at teacher na si Catherine Camilon. Sa ikatlong pandinig sa kaso, ay dumalo ulit ang mga kapamilya ni Catherine nang tanungin ng media si Rose Camilon ay napanaginipan di umano niya ang kanyang anak isang araw bago ang third hearing. Anya, napanaginipan niyang umuwi ng bahay ang anak. Nakita niyang nasa bahay ang anak niya. Normal sa kanyang panaginip na umuwi ang kanyang anak. Isa nga ba itong palatandaan na buhay pa si Catherine o kabaliktaran ito sa tunay na nangyari? Naghain ng reply affidavit at motion to inhibit ang kampo ni Catherine kasama ang CIDG4A. Nais nila ang Regional Prosecutor's Office ng Calabar Zone ang humawak ng kaso imbis na sa Batangas Provincial Prosecutor's Office dahil dati di umano nagsilbi bilang Assistant Prosecutor sa Batangas ang abogado ng personal bodyguard driver ni Police Major Alan De Castro na si Jeffrey Ariola Magpantay. Pahayag naman ng kampo ni Major De Castro, "Well, I don't know if the Batangas Provincial Office will destroy, but it will lengthen the primary investigation for sure," ani attorney ni Major Alan De Castro. Sina Police Major Alan De Castro at Jeffrey Magpantay ang dalawa sa apat ng mga primary suspect sa kaso ng pagkawala ni Catherine Camilon, mahigit 3 buwan na ang nakakalipas. No-show pa rin sa third preliminary hearing si De Castro dahil ayaw di umano nito sa publicity dahil sa posibleng rason ng kahihiyan sa kanyang pamilya. Pahayag pa ng abogado niya, "I think the publicity, he doesn't really don't like publicity." Pahayag ni Attorney Marites. Dagdag pa niya, ay masama ang loob di umano ni De Castro dahil nahila siya sa kaso ng pagkawala ni Catherine Camilon. Hindi rin nagpakita sa pagdinig ang driver ni Police Major Alan De Castro na si Jeffrey Magpantay kahit nasa Balayan Municipal Police Station lang siya sa ilalim ng custody ng nasabing istasyon. Kaya ang ina ni Catherine na si Rose Camilon ay may matinding hamon sa kanilang dalawa. Anya, kung wala silang tinatago, bakit hindi sila magsasalita sa kanilang panig at nalalaman? Dagdag pa niya, kung wala silang kasalanan kahit sino magturo sa kanila, ay haharapin niya ito at ipagtanggol ang kanilang sarili. Sabi pa ng ina ni Catherine, itutuloy nila ang laban para sa nawawalan nilang anak hanggat makikita nila ito. Umaasa ang pamilyang Camilon na sa pag-usad ng kaso ay mabibigyan na ng linaw kung nasaan ang dalaga. Tiniyak ngayon ng pamilya ni Catherine na gagawin ang lahat na mapanagot ang totoong maysala. Nakatakda naman na mag-reply ang kampo ni Police Major Alan De Castro sa susunod na hearing. Samantala ang kapatid naman ng nawawalang beauty queen na si Chinchin ay nag-post sa social media patungkol sa pangungulila ng kanyang ina sa kanyang kapatid. Narito ang nilalaman ng kanyang post. Ang nanay na nangungulila sa kanyang anak pero pinipilit pa rin maging matatag. Madalas ko pang nakikita ang sarili ko na umiiyak kesa sa kanya at bigat na bigat ang dibdib ko kapag nakikita ko yung pagod sa kanya. Pero tinitiis lang niya para sa kapakanan ng kanyang anak. Gustong gusto ko nang umiyak sa'yo kapag sasabog na ang dibdib ko dahil hindi ko na gusto na makita kita naiiyak. Minsan naiisip ko na lang din na gusto ko nang mawala pero ikaw ang unang nasa isip ko. Pag nawawalan ako ng pag-asa, bigla ko na lang ipaparamdam sa'yo na parang di ko na kaya. Kaya kung ano-ano na nasasabi ko, ang gagawin mo papaliwanagan mo ako ng mga salita ng Diyos dahil gusto mo na magtiwala palalo ako sa Kanya na kahit anong mangyari, Siya lang ang higit na makakatulong sa atin at makakapagpagaan ng loob. Hindi naman Mother's Day, pero araw-araw kitang pasasalamatan. Ikaw pa din ang gusto kong maging nanay sa next life.